sa mga walang 1.5 million pesos, ayan, 1.5 million pesos. Ito pong videong ito ay inaalay ko po sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, na nakabili ng fake invoices. Anthony, Mao, G, Joyce, at yung kasama kong si Iljen. Inaalay ko to para ho sa inyo, 1.5 million, para kayo nakapulot ng 1.5 million kapag hinayaan nyo po ako. Mga 10 to 15 minutes lang po itong video na to. Ituturo ko ho sa inyo kung kayo po ay bumili ng tinatawag ng ating BIR commissioner na ghost receipts. Buyer po kayo. So hindi ho kayo yung seller. Kung hindi, bumili ho kayo. Maaring bumili kayo, alam ninyo na bumili kayo, o meron ho kayong mga CPAs, mga bookkeeper na bumili tapos pinagamit po sa inyo. Buyer pa rin ho kayo indirectly. So pag-usapan ho natin itong napakabigat na problema na to na kinakaharap ng mga buyers ng ghost receipt. So ito na po, nagsimula na po ang BIR na mag-file ng kaso. Ito po yung isang example ng kasong i-file ho nila. Naka-address po yan sa Secretary of Justice at ito po ay pinirmahan ng BIR Commissioner. At kung makikita ho ninyo dito sa picture, ayan po, siya po mismo ang nag-file. Kasama ho yung kanyang mga BIR employees sa pagpapile. Ayan po yung filing. Ha? So, maliwanag ho yan. Galing ho ito sa inquirer. Nag-file ho siya. May 25. So, tingnan ho natin kung ano ang nangyari. Ano ang laman. O, ito ho, June 21. So, medyo latest ho ito. Isang katutak na lawyers to. So, mag-ingat po kayo mga ka-taxpayer kong minamahal because kung kayo ho ang buyer ng mga resibong ito, definitely ho, ma'am and sir, meron ho kayong paglalagyan. Okay? Kayo ho ay makakasuhan ng BIR. Sir, gano man ang kalaki? So, sinabi ko na ho sa inyo, 1.5 million daw yung bail. Oh, laking pera niya na, 1.5 million. So kung isa ho kayong company, hindi lang ho isa yung i-charge. Ang i-charge po ng BIR commissioner tatlo minimum. Oh, sinasabi ko na sa inyo yung tatlo. Sino yung tatlo? Yung president, number 1. Number 2 yung treasurer. Okay, and number 3 yung corporate secretary. So, tatlo po yun. So, kung 3 times 1.5 million, maglalabas po yung company ng 4.5 million para lang sa temporary liberty. Kasi kung wala ho kayong 1.5 million, ikukulong ho kayo. Okay? So, yun po yung mangyayari. So, pag meron ho kayong natanggap na ganito, mag-ipon na ho kayo ng 1.5 million pesos. Okay. So, ano ang i-charge sa inyo ng BIR? Ito po. Sinasabi po ng BIR, ang na-violate nyo ay Section 254, Attempt to Evade or Defeat Tax. Kasi po, kung kayo po ay buyer ng fake receipt, ang mangyayari po kasi, i-claim nyo yan as evidence to claim for input tax. O ibig sabihin, bababa yung babayaran yung VAT. O doon may tax evasion na ho kayo nun. One count ho yun, one count. Kasi isang tax ho yun. So yung pangalawang tax is income tax. So gagamitin nyo yung resibo nyo para bumaba ho yung babayaran yung tax. Kasi pag dinidact nyo sa gross income nyo yung resibo, yung amount nyo, for example, 1 million,
less than 1 million ho yung taxable income nyo. So, pag minultiply nyo ho ng 20 or 25%, nakatipid ho kayo ng 250,000 per million. Kung pinag-uusapan natin dito, sabi rito, billion daw ho yung problem, di mga ano ho yun, 250 million yung nawawala sa gobyerno. So, ano mangyayari? Sabi rito, ikaw daw ay magbabayad ng 500,000 up to 10 million, depende sa korte. So, ang pagkakakulong nyo naman is 6 years hanggang 10 years. So, ang pinag-uusapan yun lang ba, 10 years? Para ho doon sa mga bumili, nagkaroon ho kayo ng willful, totoo ho ito, nagkaroon kayo, ito ho yung totoong sinasabi ng batas, willful supply correct and accurate information. Kasi naman, inaccurate naman talaga kung gagamit kayo ng mga fake invoices or fake receipt. Inaccurate talaga yun, sir. So, ang inalatag ho ng batas natin, 1 to 10 year imprisonment. So, kung ito hong dalawang to ginawa nyo, number 1, nag-evade kayo ng tax. Number 2, nag-file kayo ng incorrect information, di dalawang counts na yon, 2 counts. Okay? So, pwede kayong makulong sa second count na 10 years. Dun sa first count, another 10 years. Ayan, pinakikita ko lang. Again, dun sa second count, 10 years. Dun sa first count is another 10 years. So, 20 years na yan. Ngayon, sabi dito, ilang years makukulong? Ilang count? Sabi rito, ginawa mo ba yan ng 2018? One count. Ginawa mo ba ng 2019? Two counts. Ginawa mo ba ng 2020? Three counts. Ginawa mo ba ng 2022? 2021? Four counts. Ginawa mo ng 2022? Five counts. O ilang beses, ilang counts yun? Five. Five counts. So, 10 years times 5 counts is 50 years. Hindi ka na makakalabas nun. At sakit naman nun. Sakit. So, ano ang suggestion ko? Hanggang hindi pa rin ho kayo kinakasuhan o kayong mga buyers, hanggang hindi pa ho kayo kinakasuhan, gumawa na ho kayo ng tamang paraan. May incorrect information kayo. Di correct nyo. Yun lang ho yun. Tapos makipag-cooperate ho kayo para mahinto ho yung pagpapile ho sa DOJ ng kaso. Kasi papile kayo ng kaso, sangkatutak yung kaso. Ayan, sangkatutak. So, yun. Ganun ho yung pag-ano. Diba? O, 2 counts times 2 counts times 2 violations times 5 years times 10 years imprisonment. Hindi na kayo makakalabas niyan, mga bossing ko. Hindi na. Sorry po. Isa lang ho paalala, pasingit lang ho. Meron po akong ginagawang libro ngayon. Naghahanap po ako ng sponsor. Threat Suasion, na psychology in BIR assessment, kasi ho gumagamit ng psychology ang BIR para ho maintindihan ho ninyo o hindi nyo maintindihan yung kanilang assessment. Dalawang bagay lang naman yan. So, naghahanap po ako ng sponsors, 20 sponsors. So, please, kung gusto nyo hong maituloy ho natin yan, tulungan ho ninyo ako para ma-expose ko ho yung mga mali naman ng BIR. Okay? So, again, para ho dun sa mga buyers ng fake invoice, please, i-correct nyo na ho ngayon yung inyong ginawang kalokohan in the last 5 years, kasi 5 years ho hinahabol ng BIR, at maliwanag ho dito, sinasabi ng BIR commissioner, kung ano ho yung mangyayari kung sakali daw silang matalo. Meron ho silang, tawag nito, fallback. Kung sila daw ay matalo, kokolektahin pa rin yung tax sa inyo. Ayan, nakasulat. Magpa-file pa rin siya ng civil damages o civil charges sa inyo. So, wala kayong panalo.
matalo sila sa criminal, may civil liability pa rin kayo. Eh kung hinahabol sa inyo is 1.5 billion pesos, paano nyo babayaran yun? Diba? Napakahirap ng buhay ngayon. So, turo ko naman sa inyo mga bossing ko, itong ginagawa ng malalaking company, katulad ho ng Ayala Land, oh, ina-amend nila yung kanilang bylaws. Eh bakit nila ina-amend, sir? Oh, napakasimple lang, sir. So, ina-amend nila yung bylaws nila para mag-comply sa SEC, sa Cooperative Development Authority at sa BIR. Kasi naiintindihan nila na iba-iba yung financial statement para pang SEC, BIR at saka Cooperative Development Authority. So, meron hong technique na dapat ho kayong i-incorporate sa inyong bylaws. Yun ho yung sinasabi. Okay? So, ano yung technique? O, pag-usapan ho natin yung technique. Number one technique po is, dagdag-dag ho kayo ng officer. Provision para sa officer. Anong officer? Compliance officer. Anong purpose ng pagdadagdag ng compliance officer? To save the owners and the president. O, sagdagdag natin yung treasurer at saka ho yung corporate secretary. O, diba? Ano ba kinakasuhan? Owners, president, corporate secretary, treasurer. O edi mag yun mga yung namang officer, treasurer, corporate secretary at saka yung president, maaring walang alam sa tax yan, sir eh. Maaring walang alam. So, ilagay mo, ibigay mo doon sa empleyado mo na may alam sa tax, yung responsibility and accountability na mag-comply correctly. Utusan mo. Ilagay mo sa checklist of requirements niya. Na siya ay dapat sumunod sa batas. So, ibig sabihin, kung siya ay nagkamali sa batas, hindi kasalanan ng president, treasurer, corporate secretary, at owner yung pagkakamali niya. Therefore, yung criminal liability na sinasabi ng ating commissioner, at saka yung civil liability na i-charge sa iyo ng commissioner, kung matatalo daw sa criminal liability, i-charge natin dun sa tamang tao kasi sa paniniwala ko, huwag nating i-charge yan sa treasurer, president, corporate secretary, officer, owner. Kasi hindi naman sila yung tamang tao. Hindi sila yung gumawa eh. Wala nga silang alam. Kaya nga, kumuha sila ng lawyers, kumuha sila ng CPAs, kumuha sila ng bookkeeper. So, ang technique, ilagay nyo dito sa cooperative, sa bylaws ninyo, kung sino yung magiging responsible. So, tama ho yung ginawa ng Ayala rito. Naglagay sila ng corporate officer. Pero, meron ho tayo, ako, personally, kinopya ko rin to sa Ayala, kailangan ho more detailed para ho matanggal natin ang criminal and civil liability sa owner, president, corporate secretary, tsaka treasurer. So, baguhin ho natin yung ating bylaws. Maluwanag naman ho dyan na inaprubahan ito ng SEC, amended. Pwede, lagay nyo yung officer. At higit sa lahat, pwede ho kayong magdagdag ng mga new articles. Katulad ho nito, nagdagdag sila ng arbitration. Diba? So, pwede rin kayong magdagdag ng bagong article tungkol naman sa manual. Manual for development, manual for operation, manual for management, at higit sa lahat, manual ho ninyo sa tax accounting, tax bookkeeping, tax records, at saka sa tax financial statement. Hindi po bawal yon. Isa pong pinakamalaking asset ng korporasyon ay mga manuals. Totoo ho yan, manuals at yung idea. Mas mahigit po yan sa inyong tinatawag nating monetary assets. Katulad ng cash, inventory, ayan, intangibles. Alam nyo, pinakamalaking asset ng mga Ayalas, Gokongwei, Henry C. Manual, sir, manual. Kasi ang manual, pwede nilang ulit-ulitin yung kanilang negosyo sa iba't ibang lugar. O, katulad ng Ayala, nagtayo sila ng SEDA. O, diba? Sa BGC, sa Vertis North, yan sa Quezon City, at meron din sila sa El Nido. Ano ginamit nila? Pera? Hindi. Manual.
Utak, sir. Ang pinaka-importante, utak. So, ang utak, dapat ilagay nyo sa bylaws o ilagay nyo sa manual. Tip ko yan sa inyo, mga taxpayer ko mahal. So, gusto ko lang kayong bigyan ng head start. Magkakaroon ho ng letter of authority. Balita ho natin yan. At ang i-issue ho ng bagong mga letter of authority po in the future, issue-based audit daw. At ang i-audit ito hong mga contractor ng DPWH tsaka local government units, mga barangay kasama ho dyan. Kasi ho, overstated ho yung kanilang assets. Ha? Lalong-lalo na ho yung mga nagre-register sa kumukuha ng accreditation sa PICAB. Oho. Para lang matumaas, magkaroon sila ng net financial contracting capacity, NFCC. Dinadaya ho nila yung kanilang assets, specifically property and equipment. Sasabihin nila, may bulldozer kami, may backhoe kami, pero sa totoo, wala ho. Ini-inflate ho nila, binobloat. Kumbaga sa tiyan, labak yung tiyan, ganun. Okay? Pero wala namang laman yung tiyan. Diba? So, karamihan ho ng financial statement daw na isinasubmit sa BIR, tapos sinasubmit sa PICAB, ay bloated. So, tax evasion din ho yan. At yan din po ay may failure to submit correct and accurate information sa BIR at sa PICAB. So, dapat ho talaga, ako naniniwala na dapat din na imbestigahan ho itong mga contractors na to ng DPWH tsaka LGU. So, mabuhay ho kayo, mamang BIR, kasi ngayon lang ho magkakaroon ng issue-based audit tungkol ho sa financial statement, specifically balance sheet. Kasi yung mga nakaraang administrasyon, doon lang ho sila nag-o-audit sa income statement. Mali ho yun, mali. Issue-based, at mas marami ho kayong mahuhuling mga tax evader ho dyan. Okay? So, ini-invite ko ho kayo sa August 8, meron hong seminar yung aking anak tungkol ho sa understanding letter of authority. Napakamura lang ho yan. 1,680 ata yung pag-attend ho. G-meet daw ho ata yan. Malapit na po. So, umattend po kayo. Mag-register ho kayo. Tawagan ho nyo yung contact details para ho dun sa mga a-attend. Ano po? Ito po yung ite-text po ninyo. Ayan. At ang huli ko pong advice ho sa inyo, bumili na po kayo ng aking libro. Kung gusto nyo po ng tax accounting, ayan po. Diniscuss ko ho rito papaano nyo magagamit, discussing yung pag-comply nyo ho sa batas using debit at credit. Ayan. Ito po yung tagline natin, tax bookkeeping for BIR compliance. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, panoorin nyo po yung iba kong video sa Tax Specialist sa YouTube channel at huwag ho ninyong kalimutan na mag-comply ho tayo sa batas at ang batas ang magsisilbing fences natin laban sa mga abuse, confusion at mga mental traps na ginagamit sa atin ng masasama at mga scalawags sa loob at labas ng government natin. So with that, peace and happiness be with you for life. See you in the internet.